nagsisim na siya. It's another day here dito sa Linda's home. Ika-20th day ngayon nung itlog ni Incubate namin. Marami na sila. Nagsilabasan na. Ito nyo. Ayan. Sisilabasan na po sila. Ang ginawa ko, from incubator to hatchery. Tips lang sa mga may incubator dyan na walang hatchery. Nakulang yung hatchery. Ako may hatchery kami pero 42 lang yung capacity niya. So tinanggal namin yung ito. Tapos pinalitan namin ng tag 20-20 na tray. Ito sila ngayon. Tan! Incubator hacks pala. Later. Kasi po kasi namin ni Daddy na medyo hinihingal na sila. Gagawin po namin, nilipat na po namin yung brooding. So before namin ililipat sila, is prenep na po ni Dad yung brooding nila. Kaya ng pakain, ng tubig, tsaka pinainit na. Tip din po yun, kasi ganun po yung mali namin last time nung mga sasupa po yung sisil. Lipat na namin sila. Medyo po yung upat. Yung mga dry lang. Check natin ang mga cheeks. Careful lang po tayo. Kasi, ang gulat. Bale, 50 chicks po itong nasa first hatch namin, or first door. Check natin yung sa kabila. Dito po sa kabila, mga ngayon pa lang po, parang mga newborn, new hatch lang po sila. So, mas maliliit sila. Yan sila. Cute! Little cotton balls. Brooding time. Ang mga chicken ni Manny mo. Ang sisiu. Sako for the meantime para mainit pa rin sila ng mamayang gabi. Tubig, malamig. So, ito yung dominant black. Tapos, dominant blue. Ayan na. Pagpasensyahan nyo na po ang aming bakuran. Medyo taglagas na eh. Sama! Ito po yung likod ng poultry. So, ito po yung dating baboyan nila, Daddy.
Ngayon po is nagtanim po si Daddy ng munggo. Medyo i-clear out pa po ni Daddy to. Yan, ang dami pa po namin linisin. Linisin pa po namin to. Kasi iwas ahas. Aboto po. Ngayon pupunta po tayo dito kasi nagtanim po ngayon si Daddy na munggo. Narotovator na po ito. Ewan ko po kung maayos yung pagkasaboy ni Daddy ng munggo. Hindi nga Daddy, nung sinaboy mo nga yung munggo, ayos? Tingnan niyo naman ang view, oh. Ganda-ganda ng view. And sa fresh air. Dito man. Dapat pala pinagbota ko si Miguel. Ha! Mama ay nakakapayat. Wait lang. Sige, go. Yun po, magpasensya nyo na yung aking pimple. Third eye ko po ito, third eye. Plano po namin dito ni Daddy, pagtataniman po namin ng gulay. Ngayon nga po, nagtanim na si Daddy ng munggo. Nagsaboy na po siya ngayon, so after 45 days, pwede na po naming anihin yun. Extra income po yun, dahil sa hirap ng buhay, syempre kailangan po natin kumayod. At the same time, pinapakondisyon din namin yung lupa para pwede po namin tamnan ng mga gulay katulad ng kamatis, ang palaya, talong, cucumber. Yung mga pwede mong itanim naman para hindi mo na kailangan bumili. Yan. Kaya exercise na po sa amin nito. Pagpunta pa lang dito. Pero okay lang. Magreklamo kasi hindi laman po lahat is nabibigyan ng ganito na parang pwede yung pagtamnan. Kaya, yun, si Miguel, busy. Ngayon po is ika 1 week na po ng chick. So, hindi po namin kinount yung mga first 2 days po na bagong pisa. Di, napisa sila. 2 days po after namin kinount yung pinaka first day nila. So, ngayon is ika 7 week. Ika 1 week na po nila. I-vaccinate po namin sila nito. B1. Yun po yung magiging pinakaunang bakuna po ng aming chicks. Si Daddy, sineset up na po niya yung bakuna. Pinagmimix niya po. Ipapakita ko po sa inyo. Ito na po yung chicks na very active and very laki na po nila. Ito, RIR. Ayun ay black. Blue dominant. Ano daddy? Yan. Malaki na po sila. Bale 80 chicks po ngayon yung i-vaccinate po namin. Ito po ipapatak tsaka sa mata. Ay, sa mata. Isa sa mata. Gusto makang lumagan. Dito sa may mata. Second batch. Yung practice po namin dito sa GNK Farm, kapag katapos magbakuna, sinusunod namin ito. Lagay ko siya sa supot na lang. Ayan. Nakasili siya. Tapos sunugin din kaagad. Para malay na, baka malay natin ito yung maging
source ng sakit ulit, kaya at least namatay na, kasi live bacteria siya eh. So kailangan sunugin agad-agad. Thank you.